Para sa ating balita mga chong, umalis na nga ng bansa ang all-around import ng Magnolia Hotshots na si Mike Harris. Matapos bigyan na ito ng clearance ng kanyang mga doktor upang makabalik sa Estados Unidos. Well, ayon pa nga sa latest report tungkol dito kay Mike Harris, na-cleared na ng mga doktor ang nasabing import noon pang Sabado, bago ito nakalis ng Pilipinas noong Lunes. Pero bago raw ito umalis ay may magandang mensahe nga itong iniwan para sa kanyang kupunan at syempre sa mga loyal supporters nito. Well, ayon pa sa naging mensahe ni Mike Harris, okay na raw siya ngayon at nagpapasalamat siya sa mga dasal at suporta na ibinigay sa kanya. Pero medyo malungkot nga itong si Harris dahil may maliit na pagkukulang raw sila sa semifinals. Pero kahit ganun raw ang nangyari, naniniwala si Harris na may magandang blessings ang Diyos para sa lahat. Kung ating magugunita mga chong, nagkaroon nga ng concussion itong si Mike Harris sa Do or Die Game 5 sa pagitan ng Magnolia Hotshots at Meralco Bolts. Matapos itong bumagsak sa fourth period dahil sa accidental elbow ni Tony Bishop. At dahil sa pagkabagsak na iyan ni Mike Harris, inilagay nga ito sa wheelchair. Pero tumanggi na dalhin siya sa team dugout. Bagaman pinilit ni Mike Harris na bumalik sa laban, tinanggihan naman ito ni Coach Chito Victolero at mga coaching staff. Sa ibang balita naman tayo mga chong, inamin nga ni TNT Tropang Diga head coach na si Coach Shot Reyes na hindi pa rin sila nag-uusap dalawa ni Mikey Williams simula noong matapos ang kanilang kampanya sa semifinals kontra Barangay Ginebra. Well, ayon pa nga dito kay Coach Shot Reyes, hanggang ngayon raw eh wala silang komunikasyon ni Mikey Williams. Pero umaasa naman ito na makapag-usap na silang dalawa sa lalong madaling panahon. Well, dagdag pa netong si Coach Shot Reyes, si Mikey Williams raw ay isang instrumental player at isang mahalagang piraso para sa TNT Tropang Giga. Well, pagdating naman sa kontrata ni Mikey Williams, sinabi ni Coach Shot Reyes na ginagawa na raw ng TNT Management ang kanilang trabaho upang makipagkasunduan kay Mikey Williams. Ang uli sa ating balita mga chong, isang mahalagang update lang tungkol dito kay Greg Slaughter. Dahil hanggang ngayon nga hindi pa rin maliwanag kung gusto pa ba neto maglaro sa PBA o tuluyang mag-ibang bansa upang doon ipakita ang kanyang talento. Well, ayon pa nga sa latest report tungkol dito kay Greg Slaughter, may pag-uusap raw na nagaganap sa pagitan ng kampo ni Greg Slaughter at ang bagong team ng PBA na Converge 5Xers. Pero hindi naman dinetalye ang pag-uusap ng dalawang kampo. Well, dagdag pa sa report, may chance raw na mapunta itong si Greg Slaughter sa Converge sa next PBA season. At yan ay kung magkakasundo ang dalawang kampo at hindi tapatan ng Northport Batangpier ang offer ng Converge kay Slaughter, kung saan inaasahan na malabo itong mangyari. Well mga chong, hanggang dito na lang tayo at huwag kalimutan mag-subscribe at i-like itong video bilang pagsuporta. So this is Channel B once again, I'm out.